Let's talk about wedding coordinators. Ayan. Kasi nung ano, nagde-decide kami. Nung una, hindi ko magets. Nung una kasi ayokong kumuha ng wedding coordinator. Kasi hindi ko magets kung ano ba ginagawa nila talaga. Kasi sanay naman ako sa, ano, sa, lamang sanay tayo sa province. Nakita ko yung mga piece na kung kinakasal, nandun lang sa bahay. Tapos aayusan sila ng makeup artist doon. Nakaibigan ng nanay mo. May makeupan sila doon. And then diretso na sa church. And then sa reception. And then tapos na. I mean, wala namang wedding coordinator sa probinsya noong time. Diba? Sa mga... So, inisip ko, kailangan ko ba talaga ng wedding coordinators? So, ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko na kinasal na, yung mga bata-bata pa. Tapos sinasabi nga nila, I need to get a wedding coordinator. Siyempre, sabi ko, ano ba? Ano bang ginagawa ng mga wedding coordinator? Yung iba, hindi masyado ma-explain sa akin. Basta sinasabi lang nila, kailangan mo yun. Ayaw mo ma-stress sa araw ng kasal mo. Kailangan mo yun. Pag pumili ka ng wedding coordinator, meron kang tatlong choice. Meron siyang on-the-day coordination, halfway coordination, or full coordination. Yung mga nasa, ano, nasa abroad, like yung pinsan ko, ang ginawa niya is full coordination. Kasi wala siyang, dito siya, nasa abroad sila, pero dito sila magpapakasal. So, wala silang time talaga to, tignan bawat isang detalye ng kasal nila. So, ang ginawa nila, inasa nila lahat dun sa coordinator. So, full coordination yung in-avail nila. Tapos, meron din namang half coordination. Yun yung parang, meron ka ng mga basic. Dapat meron ka ng mga basic. Tapos, kailangan mo na lang ng mga, may mga iba ka na suppliers. Ang tawag nila dun sa mga photographers, sa mga flowers, florists, mga makeup artists, mga ano yun, suppliers, yung tawag nila sa wedding scene, gano'n. Dapat meron ka na. Tapos, meron ka rin choice na on-the-day coordination. Ako, in-avail ko is yung on-the-day coordination. Kasi ako, gusto ko kasi mas hands-on ako. Gusto ko yung, ako yung nag-aayos bawat detalye. Syempre, kailangan ko ng tulong. So, noong nakipag-meeting ako, nag-search ako ng mga, ano, makakita ka naman doon sa mga expo, may mga coordinators. Tapos, nag-search din ako. Meron akong nakausap. It's okay na makipag-meet ka sa kanila. Nakipag-meet ako sa kanya. And then, talaga tinanong ko siya frankly, ano ba talaga ginagawa ng wedding coordinator? Kasi medyo may kamahalan sila to think na, ano bang ginagawa nila sa kanila. So, napili ko nga yung on-the-day coordination. So, on-the-day coordination, marami pa yung category. Meron kang choice kung gusto mo ng church and reception lang sila nandun. Merong kasama hotel. Hotel, church, and reception. Ayun, tapos meron din yung iba, package din kasi sila sa host. So, kung gusto rin may host sila, so, ano yun, church and reception plus host, mga ganon. So, iba-iba rin yung package nila. Noong nakipag-meeting ako doon sa coordinator, tinanong ko talaga kung ano yung ginagawa nila. Kasi wala pa nga kami experience dahil kami yung first sa family na ikakasal. Ang sabi niya, ang on-the-day coordination, hindi naman yung mismong date na doon lang sila nandun. Hindi naman. Maximum of 3 meetings sila. Yung sa coordinator ko to ha, maximum of 3 meetings sila before the event. Tapos, pero pwede mo silang i-text-text o kung may tanong ka or everything. Kunwari may kulang ka pa sa mga suppliers mo, like wala ka pang florist, wala ka pang souvenirs, wala ka pa ng mga iba, nandiyan sila, pwede sila mag-suggest. May mga ibibigay sila ng mga tried and tested na nila, yung mga nakatrabaho nila. Pero hindi ka naman nila pipilitin. Choice mo yun kung gusto mo tingnan. Kasi ang maganda rin doon, pag kakilala nila, minsan nakakakuha sila ng discount. Or minsan din naman, tingnan mo din syempre yung presyo kung yun ba yung gusto mo or everything. Basta magsasuggest lang sila. Tapos, titignan nila yung venue ng kasal. Kung titignan nila ocular inspection ng
venue, yung church, at saka yung reception para alam nila kung paano sila gagalaw. And then, ang pinakamagandang na ano ko kung bakit ko sila kailangan, nag-decide ako na kailangan ko sila, eh sabi niya, actually pinag-isip ako, ano lang sila, church and reception, parang ganun lang sila. Pero sinabi niya sa akin, ang pinaka-importante daw is hotel. Kasama yung hotel, nung nagpe-prepare ka pa lang. And then, in-explain niya sa akin, kasi pag nasa hotel ka na, may mga bagay na, as a bride, ayaw mo na maabala. Kasi, pagdating sa araw na yon, may kanya-kanya na kayong ginagawa eh. Hindi mo na pwedeng kalikutin yung cellphone mo, tawag-tawagan mo. Sila yung gagawa nun para sa'yo. So, ang job nila, pag on the day coordination, parang 5 hours. Itong, ano ko ha, mga hours before the ceremony, nandun na sila sa hotel. Sila, kukunin nila yung mga contact numbers ng mga bridesmaids mo, mga, yung mga importante suppliers mo, and then make sure na darating sila on time. Constant reminder, tapos chine-check nila kung nandun na yung mga kailangan mo. Kasi bibigyan mo rin sila ng list ng mga kailangan mo. Tapos, sila rin yung tutulong sa'yo kung ano yung mga kailangan mo sa simbahan. Kasi na sila yung ma-experience na eh. Usually, yung iba ang problema, like, ano daw, kung wala kang coordinator, like yung mga gamit sa church, yung magdadala ng mga unan, ano yan, yung parang dinadala ng ring bearer, yung mga alak sa reception, yung mga Bibles, sino magdadala nun? Sino aasahan mo magdadala nun? So, pwede mo naman i-aatas sa mga relatives mo, pero tulad yun, yung parents mo, dapat kasabay mo sila, so, hindi pwedeng mahuli yung mga supplies, yung mga flowers, yung mga gagamitin, kasi nga, ikaw yung last na bababa ng sasakyan as a bride, nakasama mo yung parents mo, so, dapat mauna yung mga gamit na yun. Syempre, ayaw mo rin naman abalahin si groom dahil may sarili din naman siyang ginagawa. Tapos, sila rin yung kukontakt dun sa mag-check nung event, dun sa pare. So, sila yung nagta-time check. Kasi, minsan napapasarap yung mga photographers, papakuha ng photos, yung makeup artist mo, medyo natatagalan. Sila yung taga-time check, taga-remind. Tapos, ito yung importante. Kasi, ang preparation for the ceremony whole day. Tulad ko, ikakasal ako for 4 p.m. Actually, 5. Kalimutan ko. And then, 5. Kakasal ako 5 p.m. 7 a.m. pa lang, nandun na yung makeup artist ko. Ginagawa na ako. Tapos, at 12 p.m. darating na yung photo and video para kuhanan. Kasi, marami ng ek-ek ngayon yung mga kasal. Yung mga SDE, mga ganyan. Mga arte-arte, pictorial. Kailangan yun. So, pag lunchtime, kailangan sagot mo yung food ng mga yun. Lahat ng suppliers mo, bridesmaid mo, lahat yung nandun sa loob ng bridal suite mo, kailangan papakainin mo, syempre. Pamilya mo, kailangan pakainin mo. Kasi nga hapon pa yung kasal ko. So, isa yun, binigyan ko sila ahead of time ng budget, tapos sila nang bahalan tumawag, sila nang monitor ng delivery, sila nang, nag-distribute ng food. Kasi, ikaw pa magagawa nun, habang binimakeup ang ka, hello, order po ako ng food, ganyan-ganyan, tapos, syempre, tatawag-tawag yung delivery guy, kailangan ba mag-pick up sa lobby, so, sila na yun. So, malaking tulong sila. Tapos pag may mga kulang, hindi mo mawawala yung mga kulang, biglang nawawala yung ganito, nagawala yung ganyan, sila yung mga runners. Syempre yung mga relatives mo medyo pretty na rin sila doon, minsan naman nakaupo na sila sa makeup chair, ayaw na rin nilang maabala. So, maganda rin na kumuha ka ng coordinator sa hotel pa lang. Isa ring task ng coordinator is program. Yung program sa wedding, sa reception. Syempre, pagdating nyo doon, may mga
may host ka, tapos merong mga welcoming speech, may mga ganito, may mga dance, may ayun mo, sarap yung mga reception, ano, usual pag reception. So, sila yung gagawa nun. Sila gagawa nung magandang program mo. Kung meron kang special request, sila bahala mag-insert dun. Like us, usong-uso kasi nun yung mannequin challenge nung kinasal kami. So, sinabi namin na gusto namin mag-mannequin challenge kami. So, bahala na, sila na bahala ng explain sa guests kung paano yung gagawin, na magkakaroon kami ng game. And then, kinausap din namin yung photographer na balak namin mag-mannequin challenge. Nandiyo siya sa SDE, kung mapapanood nyo. Kung paano mag... kung anong balak namin, ano ba, tapos gano'n. So, para silang ka-brainstorming mo. Then, kung ano mga balak mo. Tapos, nakakakuha ka rin ng mga second opinion. Yung mga opinions nila, like, kukuha ba ako ng ganito, kukuha ba ako ng ganyan. Kasi sila yung mas, may experience sa, ano, sa kasal. So, sila yung makakapagsabi sa'yo. At saka, sila rin yung sa reception kasi kailangan mo ng mga wine, saka beers, mga alak para dun sa mga guests mo kung gusto nila mag-happy-happy. Hindi kasi kami nag-avail nung, ano, nung, mobile bar. Kasi parang, in-expect namin, wala naman masyadong iinom dun sa family namin. So, sila yung nagmo-monitor nun. Sila nagmo-monitor ng mga alak na lumalabas. Kung hindi ba, alam mo na, hindi naman natin masabi. Baka binubulsa lang ng mga mag-handle pagdating dun sa reception. Tapos sabihin nila, wala na, pero ang dami-dami mong binigay. So, sila nagmo-monitor nun. Ang ginawa nila, isa-isa nilang nilabas. Syempre, hindi na ikaw mag-aasikaso nun habang nasa reception. Tapos yung mga guests mo, sila yung mag-a-assign ng ano, kung saan sila uupo, sila mag-welcome kasi ikaw hindi ka pa naman lalabas eh. Ayun. Tapos ang maganda rin nun, after nung lahat-lahat, sila na bahala. Parang ang gagawin nila beforehand kasi before the event, ibibigay mo na sa kanila yung bayad. Usually kasi yung reception venue. Kunyari may mga additional, kunyari nag-extend kayo, may mga ganyan. Yung bayad sa singer. Kasi on the day sila binabayaran eh. Hindi naman ano yung kakalabatin ka nila habang nakagown ka, nag-entertain ka ng guest. Ay ma'am, yung bayad ko. Diba? Ay ma'am, wala pa yung bayad ko, aalis na ako, tapos na kasi ako yung makeup artist, ganun. So, ang ginagawa ng wedding coordinator, sila nang bahala. Ibibigay mo sa kanila yung budget. Like, yung ginawa namin, sobre-sobre sila. Like, yung bayad namin sa singer. Bayad namin dun sa makeup artist. Yung bayad namin dun sa final payment namin dun sa photographer. Binigay na namin sa kanila. And then, at the end ng event, sa reception, binigay nila sa amin yung resibo, binigay nila sa amin yung sukle, binigay and everything na natitira. So, malaki silang tulong. Kung kaya ng budget nyo, tsaka para stress-free, I suggest na kumbuka kayo ng coordinator.